umaga mga kaubas. Ngayon, busy tayo natin itong ating tanim na ubas. No? Ngayon, maganda yung panahon. Sobrang mainit at mahangin dito sa lugar namin. So, ang ipakikita ko sa inyo ngayon, kung natatandaan nyo previously, nag-update tayo rito sa tanim natin katauba. Nung una, mga green pa to. Pero ngayon, hinog na. Ayan. Mga nahihinog na. Oh, ito pa. Actually, kinakain na lang ng ibon to eh. Ayan o. Kinakain na lang. Pinauubaya ako na lang sa ibon. Pero marami yan o. Daming bungin yan o. Oh. Hindi nga lang sabay-sabay pa. Nag-pruning ako rito, ano eh. August 15. Supposedly, after 120 days. Dapat, ano na to. Kulay ganito na. Ngayon, kulay nips pa lang, oh. Oh. Ewan ko ba, kasi medyo makulimlim ng mga nakarambon eh. Kaya hindi siguro nagkasabay-sabay ang hinog nito. Ayan, oh. Mga naglalagas na rin yung mga dahon. Naglalaglagan na. So, pagka-ani natin ito, ang gagawin natin, magpupruning ulit tayo ng panibago. Siguro by next month. Ang date natin ngayon, January 8. Ayan o. Mga naglalagas na yung mga nadahon, naglalaglagan na. Ito. Malakas kasi yung hangin sa amin. Ayan o. So, ibig sabihin yan, nasa dormant stage na yung puno ng ubas natin. Although may bunga pa. Natural yan sa ubas. Nagkakaroon na rin siya ng mga punjay. Ayan na. Naglalaglaga na. So meaning yan, nasa dormant stage o nasa pagbagal ng paglaki ng ating puno ng ubas. So ang gagawin natin ulit ngayon, napansin ko lang, hindi masyadong nagbunga yung mga old cordon. Ito yung mga old cordon. Ito. So ito yung fruiting cane. Sa fruiting cane dyan nagkakaroon ng bunga. Ang nagiging problema sa old cordon, hindi na siya nakakapag-produce ng ano, ng mas maraming bunga. Napansin ko lang kasi, ito yung old, ito yung bagong cordon. Ito. Ito yung bagong cordon. Nakapag-produce siya ng mas maraming bunga. Kita nyo ah, ito yung, ito yan. Dito nakatutok yan, ito. Dito nakasanga. So ang ginawa ko, gumawa ako ng panibagong cordon. Ito yung kinalabasan, mas maraming naging bunga. So ang gagawin natin ngayon, puputulin na natin yung mga old cordon. Maggagawa tayo ng panibagong bagong cordon. So ang gagawin natin, katulad nito. Ito yung magiging cordon natin na panibago. Ipamamatured lang natin ito. Yan. Ito. Kapag old cordon na, hindi na gano'n nagpo-produce na mas maraming bunga. Kita nyo, ito na lang yung bunga niya from old cordon. Ito. Ito yung old ha. Ito yung fruiting cane. Yung nagiging bunga niya na lang, ito. O konti na. So, ang gagawin natin, puputuli na natin to. Ititira, magtitira na tayo na panibagong ano, fruiting cane. Ito. Puproduce, ito na yung panibago. Puputuli na natin to. Kasi hindi na ano, hindi na ganoon kadami magbigay ng bunga kapag pag matagal yung ginagamit nating cordon, no? So ang gagawin natin, i-maintain natin tong panibago na to. Dito tayo kukuha ng panibagong fruiting cane, no? Tanggalin na natin to. Napansin ko lang kasi kita nyo ah, sa ito yung luma, ayan. Yan yung mga lumang cordon. Yan yung mga luma. Hindi siya talaga nag-produce sa mas maraming bunga. Kita nyo, ayan o. Yan yung mga dati pa. Walang masyadong naging bunga. So, nung nag-produce ako ng panibagong cordon, na bago ha, kita nyo yung kinalabasan, no? Kita nyo yung kinalabasan ng, ano? Ayan o, ang dami. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung mga luma at mag-produce tayo ng panibago.
Dati ditong pad na to, maraming bunga yan eh. Oh. So ang gagawin natin, tatanggalin na natin to. Magpuputol na tayo rito. Ito. Pansinin nyo. Ito. So, ito ha. Ito yung luma. Ito yung mga luma. Ito yung matatagal na. So, puputulin na natin to. Puputulin na natin to. Tagal na lumabo. Ito yung bago nating magiging cordon. Ito. No. So, para makapag-produce mas maraming bunga. Aba, yung pusa ako, tingnan nyo ha. Well, nagtitrip mag-isa. Ano? Yung kabila ko, daming bunga ron. Tikman ka natin. Oh. Ganda ng kulay, oh. Ang sarap niya ito. Tingnan nyo. Napakapatok niya ito. Ano? Daming bunga, oh. Ayan pa. Ito, kulay green. Pero malambot na siya, oh. Inog na. Ano? Hindi lang talaga nagkasabay-sabay na pag ano. Ang tawag sa stage na to, Verizon stage. Ayan o. Pinaubaya ako na lang sa ibon. Ayan o. Tinutukan ng mga ibon yan. Ayan o. Ito yung buto. Ayan o. Ayan. Pinaubaya ako na lang sa ibon. So, hintay na lang natin to hanggang sa maglagas, hanggang sa makalbo yung mga dahon nito para matanggal na. At kapag nalagas na yan, mag-a-apply ulit tayo ng panibagong fertilizer para sa pagpapabunga ulit. No. Oh, kita, bit may pusa, ayan o. Naglalaro mag-isa, mabang kulit. Ayan o. Ayan o. Tinga, ay, itsura, lagi nilang extra. Lagi nilang extra. Kailangan eh. Tikman nga natin. Ito, tikman natin ito. Tamis. Ito ba yung sa kulay? Matamis nga. Ah, tingnan niyo. Ang sarap. Ito, tingnan natin to. Fresh from the vines. Ano ko, pagka gusto manginahin ng ubas, ang pupunta dito sa taas. Vitamin C sa umaga. Napakainam. Ano, so ulitin ko. Ito pa, wala. Nakain lang na ibon eh. Tingnan din natin. Tamis. Ito pala yung mga pinaganuan ng dahon yan, no? Pinagtunawan. Gagamitin ko for the next one yan. For the next cutting season. Tulog na. Tapos yung dun sa kabilang puno, dun, puro hinog na rin dun eh. Itim na. Kukunin ko mamaya. Ang bagal mahinog dito ngayon. Yun o. Fresh na fresh. Hinog na. Di ba? Yeah. Napakainam ng source of antioxidants. Inog na. Napakainam. Okay.
Pupunta tayo doon sa kabila para kunin natin yung mga hinog na para mamitas na tayo. Maraming salamat, mga kaubas.